Magandang pagbati mga ka-SB. Ako si Ellis. 52 years old na ako. Sumulat ako para ibahagi ang kwento tungkol sa karanasan na hindi ko makalilimutan kahit kailan. Naging tradisyon na talaga sa ibang probinsya ang pagiging welcoming sa mga tao tuwing may okasyon. Kahit na hindi kilala ang bisita, pero imbitado ng isa mong kakilala, malugod pa rin ng pagtanggap. Mas nagiging masaya rin kasi ang salo-salo kung mayroong mga nakakasamang bagong kaibigan. Pero sa kaso ko, ang bisitang hindi naman talaga imbitado ang siyang naging dahilan ng bangungot sa ilang mga buhay. 37 kaarawan ko yun. Kahit pa man na isa akong kapitan sa aming barangay noon, hindi ako nagmayabang sa pag-iimbita ng marami sa bahay. Mga kakilala ko lang at ilang mga opisyal sa aming barangay ang pinapunta ko. May plus one at plus two sila. Pero dahil naging tradisyon na ngayon sa amin, wala naman ako naging problema. Ang kaso nga lang, may inimbitahan ng kapatid kong si Kanoy na hindi inaasahan ng karamihan, si Unyok. Gutay-gutay ang kanyang maruming damit at pantalon. Wala rin siyang suot na kung anong sapin sa paa. May haka-hakang isang aswang si Unyok, Sir Lancelot, kung kaya't kinatatakutan siya sa aming lugar. Merong bali-balitang nakita siyang nambiktima ng tao at nag-iiba siya ng anyo tuwing gabi. Pero lahat ng akusasyon sa kanya ay hindi nakitaan ng kung anong ebidensya. Gayunpaman, doble ingat ang mga tao sa kanya dahil nga baka totoo. Pagkakita ng mga bisita sa kanya, agaran naman nagdesisyon ng ilan na umuwi na lang. Hindi ko naman na sila pinigilan pa. Inisip ko rin kasi sa puntong yon na baka may kung anong gawin si Unyok na siyang maging dahilan ng pagsisisi ko kung hindi ako pumayag. Inobserbahan ko ng kaunti si Unyok sa kanyang pagdating. Meron namang kumakausap sa kanyang ibang opisyalis, pero halos lahat ay gustong lumayo sa kanya. Napansin niya naman siguro ang pag-iwas ng ilan, pero dinadaan niya na lang sa tawa. Tawang may halong pait o sakit. Kinumpronta ko si Kanoy, pero imbes na makinig, sinabi niyang masyado akong nagpapadala sa kung anong chismis na nasasagap ko. Walang ebidensya kung ano man ang sinasabi ng mga tao, kaya hindi raw ako dapat magtiwala agad. Para na rin akong isang manghuhusga kung ganun. Binulyawan ko naman siyang nag-iingat lang din ako para sa mga tao. Hindi naman yung panghuhusga. Mahirap na kung may mangyaring hindi maganda, lalo pat nasa bahay ko sila. Nagrason ulit siya sa akin. Pinaglalaban ng pananaw niya tungkol kay Unyok. Napakamot na lang ako sa tinuran niya. Hindi na ako nangulit at tinayaan na lang. Mag-aalas 12 na kasi, kaya kailangan ko nang ilabas sa mga pagkain. Inutusan ko siyang samahan ako sa kusina at bigyan ng kamay sa paglabas ng mga handa. Pumayag naman siya. Napansin kong kinakausap si Unyok ng ilang mga bisita kong lalaki, at kung tignan, normal naman ang kanyang kilos, pero hindi ang pananalita at tawa. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi niya maidiretso ang kanyang pagsasalita. Putol-putol ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi rin pangkaraniwan ang kanyang tawa. Yun bang kikilabutan ka talaga kapag narinig mo? Pagkalapag ng mga pagkain sa mahabang mesa sa sala, nakita ko kung paanong nawala ang atensyon ni Unyok sa kanyang mga kausap at napunta ito sa unang mga pagkaing inilapag namin. Pansit palabok, puto, kutsinta at iba pa. Akma na sana akong aalis nang mapansin kong kinikiskis niya ang mga palad na lumapit. Takam na takam siya. Ngumiti siya sa akin na parabang
nang hihingi ng permiso na kukuha siya. Alanganin akong tumango. Bigla niyang dinangkot ang pansit palabok gamit ang kanyang mga kamay at agaran itong sinubo na parabang ilang araw siyang hindi kumain. Pagkatapos, hindi pa nga niya ito nilulunok. Sinunggaban niya na ang puto at kunsinta. Napasinghap ang mga tao sa pagkakita sa kanyang ginawa. Pati ako ay hindi makapaniwala. Napatingin ako sa mga bisita at kitang-kita sa kanila ang pagkagulat at pagkawala ng gana bigla. Nilapitan ni Kanoy si Unyok at nangungunot ng sinaway ito. Pero imbes na makinig, mas naging agresibo ito sa pagkain at pinilit na isinubo ang ilang piraso ng puto sa kanyang bibig. Hinawakan ni Kanoy ang braso ni Unyok pero hindi pa rin ito nagpapapigil. Mabilis nitong sinandok ulit ang pansit palabok at kumuha ng dalawang puto. Ikinuyom niya ang kanyang dalawang kamao na siyang dahilan ng pagkaipit ng mga pagkain. Nanlalaki ang mga matang pilit niyang isinubo ang mga nasa kamay niya kahit halos mapunit na ang kanyang bibig. Gumapang ang malagkit na palabok sa kanyang mga braso. Nakiawat na rin ng dalawang lalaking opisyalis pero hindi talaga ito nagpapatinag. Hinatak sa palayo. Itinulak nila si Unyok papunta sa pinto pero hindi sinasadyang tumama ito sa pader. Napaungot siya sa sakit at nanlilisik ang mga matang lumingon sa direksyon nila Kanoy. Sinigawan ko si Kanoy na lumayo na pero sa kanilang paghakbang palayo, biglaan na lang naging agresibo si Unyok at diretso itong sumugod sa kapatid ko. Malakas niyang itinumba si Kanoy at dinaganan ito. Kinagat niya sa may balikat. Sabay pagsigaw ng kapatid ko ay ang pagkagulo ng mga tao sa loob. Nagsigawan at nagsitakbuhan ng lahat papunta sa pinto at sa may kusina kung saan meron ding lagusan palabas. Nagpaiwan ng mga opisyalis para pagtulungan si Unyok. Hindi niya pa rin nagagawang bitawan si Kanoy kung kaya todo sigaw ang kapatid ko. Pati ako ay nataranta sa kung paano ba makakatulong. Gayon nagkakagulo ang lahat. Ang dalawa namang lalaking tumulong ay bigla ang nawala. Siguro ay nakisama na rin sa mga tumakbo para iligtas ang kanika nilang mga sarili. Nang lumiit na ang bilang ng mga tao, mabilis namang inawat ng ilang opisyalis si Unyok at si Kanoy. May dalawa ulit na opisyalis ang humawak sa kanya at sinuntok ng isa ito. At may ilang umalalay kay Kanoy para makalayo. Malalim ang natamong sugat ng kapatid ko. Duguan na ang kanyang balikat at patak-patak na ito sa sahig. Naging baliwala kay Unyok at suntok na yun. Bagkus, hindi inaasahan ng lahat ang biglaan niyang pag-atake. Mabilis ang kanyang liksi kung kaya't walang nakapansin kung paanong sa isang iglap. Tumilapon ang dalawang umawat sa kanya at ang isa naman ay naiwan sa braso ni Unyok. Mahigpit na mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang liig. Hinatak niya ito papunta sa gilid at kinuha ang isang itak na nakasabit doon sa malapit. Itinutok niya ang itak sa direksyon namin at nagbantang kung may magtangkang lumapit ay papatayin niya ang lalaking hawak niya. Nagpumiglas ang lalaking makawala sa kanyang bisig pero hindi siya nagtagumpay. Kitang-kita ang kanyang paghihirap. Walang nagtangkang lumapit dahil sa kanyang pagbabanta. Inutusan niya akong kumuha at bigyan siya ng pagkain para raw pakawalan niya ang lalaking hawak. Paunti-unti, nawawalan ng malay ang lalaki. Kung kaya't wala akong sinayang na segundo, tumakbo ako ng kusina. Pinagpatong-patong ko ang mga nakabilaong pagkain. Bigla ay nasilayan ko ang asin. Napaisip akong subukan kung totoo nga ba ang kanilang haka-haka na isa siyang aswang.
Agad-agad ko itong kinuha at binudbod sa kutsinta at binudburan din sa ibabaw ng kinayod na nyug para hindi mahalata. Dali-dali ko yun dinala sa sala at binigay kay Unyuk. Binitawan niya naman agad ang lalaki na makita ang dala ko. Kaso, bumulagta na lang bigla ang lalaki at wala ng buhay. Nakaramdam ako ng awa at gusto ko sana siyang hilahin papunta sa direksyon namin, pero alam kong kailangan namin mag-antay. Pinagmasdan ko si Unyuk kung paano nanlaki ang kanyang mga mata habang kinikiskis sa mga palad. Takam na takam sa pagkain dinala ko. Walang ano-anong kinamay niya ito, pero nagpumiglas siyang mabitawan agad. Ang asin! Napasigaw siya habang hinihipan ng kamay na parabang nalapnos. Nanlaki ang mga mata ko. Kumpirmado, isa nga siyang aswang. Wala kong ibang maisip na paliwanag kung bakit masasaktan siya sa simpleng asin, kundi ang posibilidad na isa nga siyang halimaw. Galit na galit siyang napatingin sa akin at takma na sanang susugod, pero naapakan niya ang kutsintang may asin. Nalapnos din ng kanyang isang paa. Walang pagsasayang ng oras na tumakbo ako ulit sa kusina at kinuha ang malaking garapon ng asin. Isinaboy ko yun sa kanya. Nagtatakbo siya palabas dahil sa natamong lapnos sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Sinubukang i-revive ng ilang mga opisyal na marunong mag-CPR ang biktima ni Unyuk, pero wala na talaga. Hindi na siya naabutan. Si Kanoy naman, tinulungan namin ng isang opisyalis na magawa ng paraan para hindi na dumugo pa ng dumugo ang kanyang balikat. Habol-habol niya ang kanyang hininga, pero pilit pa rin pinagmumura si Unyuk. Gusto ko siyang sumbatan sa kanyang ginawa, pero pinili ko na lang munang manahimik at gamutin siya. Ilang saglit lang, narinig namin si Unyuk. Umiiyak na sumigaw tungkol sa pagiging pagod niya at pagiging sawa sa buhay. Puro panghuhusga ang ginawa ng mga tao sa paligid at hindi man lang daw siya kinilala bago magsalita ng kung ano-ano. Dagdag niya pa, kinakailangan niya ng magiganti sa lahat. Kinilabutan ako sa kanyang sinabing yun. Para bang may kung sino siyang pinapatamaan o lahat ay gustong pagsabihan. Hindi man siya nakakapagsalita ng diretso, pero ramdam ang sakit sa bawat binigkas niyang mga salita. May nais siyang ipahiwatig. Dinala namin sa isang pagamutan si Kanoy. Ang taong hinostage naman ni Unyuk ay inasikaso ng dalawang opisyalis. Pagkatapos masiguro naming magiging mabuti na ang kalagayan ng kapatid ko, sinimulan namin ang paghahanap kay Unyuk. Una naming pinuntahan ng kanilang bahay. Natatnan namin ang kanyang kapatid na lalaki na si Timong. Nagulat siya nang makita kami at agad na dinepensa ng sariling wala siyang kinalaman sa kung ano man ang meron sa kanyang kapatid. Humingi siya ng tawad sa ginawa nito at nagpumilit na sumama sa amin para bisitahin si Kanoy sa pagamutan. Pagkarating namin doon, mabilis siyang lumuhod sa harap ni Kanoy. Pasensya na po kayo sa nangyari. Hindi ko po talaga alam ang tungkol dito. Hindi ko po alam na isa talaga siyang aswang. Wala naman po kasi akong nakikitang kakaiba sa kanya pati sa kanyang pamilya noon. Pagpasensyahan niyo na po talaga. Handa po akong tumulong sa kahit na ano para lang po mabayaran ang ginawa ng kapatid ko. Patawad po, Kanoy at Ellis. Wala ka namang kasalanang nagawa. Bakit ka pa mangingi ng tawad? Pero hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi mong wala kang kinalaman tungkol sa kanya. E nasa isang bubong lang kayo, di ba?
Ganun man po ang kapatid ko. Pero malinis po talaga siya kung tignan sa bahay. Wala po siyang natatago sa akin kahit po sa kanyang asawa at anak. Madali lang naman pong kausapin si Unyok. At nakikitaan agad kung may inililihim siya sa amin. Kaya gulat na gulat po ako nung nalaman ko ang tungkol doon. Oh, anong binabalak mo ngayon? Tutulong ka ba o ano? Tatakas sa responsibilidad ng kapatid mo. Handa naman po akong tumulong sa inyo sa kung ano man posible kong maibigay. Ang kaso ano? Tinutogeso ako ng ilang mga tao ngayon dahil sa kapatid ko. Hindi sila naniniwalang wala akong kinalaman sa kung ano man meron kay Unyok. Alam kong napakakapal ng mukha ko pero pwede nyo rin ba akong tulungan? Para naman sana umawala ang bahid sa pagkatao ko tungkol sa nangyari. Sa ganung paraan ay magiging maayos ang daloy ng pagtulong ko sa inyo sa paghahanap kay Unyok. Paano naman namin masisiguro mapagkakatiwalaan ka namin? Sinaway ko na si Kanoy at sinabing ako na ang bahala kay Timong. Kung kinakailangan ko siyang imbestigahan, wala naman daw problema kay Timong. Nakuha niya naman ng tiwala ko kahit papaano. Pinaghahanap namin si Unyok sa barangay, pero bigo kaming nakita siya. Mabilis naman naming inaksyonan ng tungkol kay Timong. Hindi naging madali dahil may mga tao talagang mahirap kunin ulit ang tiwala, lalo na kung may nangyaring hindi kaaya-aya. Hanggang sa umabot kami sa paghahanap sa buong baryo at sa mga karatig na lugar, bigo kami nakita si Unyok. Wala ka pa talagang alam kung saan pwedeng makita si Unyok, Timong? Kapamilya nyo, kamag-anak, ang asawa ni Unyok. Wala na ang mga magulang namin. Kaming dalawa na lang ni Unyok ang natira sa pamilya. Matungkol naman sa kanyang asawa at anak ang totoo niyan, matagal na silang humiwalay sa amin. Nagsimula iyon nung nagsikalat ang balita tungkol sa pagiging aswang niya. Ako lang talaga ang naiwang kasakasama niya sa bahay. At talagang wala kang nalaman tungkol sa kanyang ginagawa? Hindi mo man lang napatunayan ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao? Wala ho talaga, Sir Kanoy. Walang kung anong kakaiba sa kapatid ko. Kung kaya tinahayaan ko na lang siya maglabas-labas. Alam kong weirdo siya kung tignan. Hindi normal ang kinikilos. Pero hindi ko minsan naisip ang pagiging aswang niya. Hindi naman siya ganung kalala, Sir. Dahil talagang hindi namin siya nahanap, tuluyan kaming hinayaan ng mga kapulisan. Isinarado ang kasong yun pansamantala. Pero sa aming barangay, naging alerto kami sa posible niyang pagbabalik. May mga plinano kaming mga ordinansa at unti-unti ito naming binigyang buhay. Tumigil din kami pansamantala sa paghahanap at tinasikaso ang pagbibigay proteksyon sa mga tao sa baryo. Nakipag-ugnayan kami sa ibang mga kapitan para magawan ito ng paraan. Hindi naman nila kami binigo. Isang umaga, nabulabog na lang ang lahat sa isang sigaw ng isang babae na hindi kalayuan sa bahay namin. Agad kaming lumabas ni Kanoy para tignan kung ano ang meron. Sa hindi kalayuan, may nakita kaming nagkukumpulang mga tao. Ang ilan ay parang nandidiri habang merong mga hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit kami sa kinaroroonan nila at nagitla sa pagkakakita sa lasog-lasog na katawan ng isang baboy. Pagmamay-ari yun ng isang babaeng negosyante na siyang mahilig magpakalat ng maling impormasyon sa barangay. Nagkaroon ng imbestigasyon ang matungkol doon dahil posibleng pangkaraniwang tao lang ang may gawa. May nakitang mahabang kuko na nakabaon sa parte ng hayop. Nangilabot ako bigla doon. Pero hindi kami pwedeng basta-basta na lang magbigay ng konklusyon kung walang imbestigasyon. Posible kasing isang tao lang ang may gawa nun
na gustong mag-frame up kay Unyok o kaya kay Timong. Pagkarating ng mga kapulisan, kinuha nila ang kukong nakita doon para gawing basehan sa kanilang imbestigasyon. Kinabukasan, nabulabog na naman ng lahat ng may makitang apat na baboy sa kalsada na lasog-lasog din ng katawan. Halos magwala na ang babaeng negosyante dahil sa nangyari. Pakiramdam niya, siya ang punterya ng kung sino man. Nasundan pa ito ng mga sumunod na araw at sumunod pa, hanggang sa nabulabog na lang din ang lahat sa kanyang bangkay na kasama ng ilang baboy sa kalsada. Isang umaga po kasi, Sir Lancelot, pati ang ginang mismo ay hindi na rin pinalampas at kinatay. Pakiramdam ko kagagawa nito ng kapatid ko. Ha? Paano ka nakasisiguro? Kilala ko ang taong yan. Siya ang unang nagpakalat tungkol kay Unyok na isa siyang aswang. Siguro dahil na rin sa galit at pagiganti ng kapatid ko, kaya siya ang unang pinuntirya. Kung ganun, nandito lang siya sa lugar. Hindi pa rin siya nakalalayo. Inalughog na natin ang buong lugar pero wala siya. Posibleng itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Napaka-imposible naman wala siya rito kung nagagawa naman niyang bantayan ng mga tao sa paligid. Naging palaisipan sa lahat ang tungkol doon. Nabagot na halos sa mga opisyalis sa kung ano o kung sino nga ba ang nasa likod nito. Gayong hindi rin naman makita si Unyok. May iba pa kayang tao bukod sa kanya ang totoong aswang? Nakaisip kami na manghingi ng tulong sa isang albularyo. Sa kasamaang palad, isa siya sa mga biniktima ni Unyok. Nagtawag na rin kami sa mga karatig na lugar, pero wala rin nang gagamot sa ibang lugar. Halos isang buwan pa ang aantayin namin bago siya makatulong. Hindi niya rin kasi gustong iwan ang kanyang responsibilidad sa mga may sakit. Nawalan na kami halos ng pag-asa. Wala kaming ideya sa kung paano bang mauhuli si Unyok. Dahil sa kababalaghang nangyari, may ilang mga taong nagpasyang lumipat ng lugar para sa kaligtasan ng kanika nilang mga pamilya. May ilan namang hindi na halos lumabas ng kanilang bahay. Umabot pa sa puntong nagmistulang ghost town ng buong baryo. Sa araw-araw, may panibagong biktima. Halos nagiging normal na lang itong nakikita ng mga tao at mas lalong nagbabaon ng kilabot. Ngunit hindi namin inakala ang biglang pagbabago ng mga pangyayari. Isang Sabado, nagtaka ang lahat ng hindi magpakita si Timong sa pagtitipon-tipon namin sa barangay hall. Palagi siyang andun kasi sa pagpaplansya namin ng mga plano tungkol sa kung paano uhulihin ang kapatid niya. Naging katakataka naman sa amin yun dahil kahit may sakit, nagre-report naman siya sa barangay at umuwi lang kung hindi niya kaya. Hanggang sa dumating ang hapon, walang Timong na nagpakita. Kinabahan ako. Kaya naman nagpasama ako kay Kanoy na puntahan na lang siya sa bahay nila. May kung ano kasi kung kutob na baka may nangyari ng masama. At hindi nga ako nagkamali, Sir Lancelot. Nakita naming wasak-wasak na ang ilang parte ng kanyang bahay na gawa sa pawid. May mga marka na mga ibinatong prutas sa may bahagi ng bubong. Pagkapasok namin, wala rin tao. Kalat na mga gamit at may mga basag pa sa loob. Sumibol ang pag-alala namin ni Kanoy. Maya-maya lang, may narinig kaming parang hinahabol ang hininga sa loob ng isang malaking baul. Dahan-dahan namin itong nilapitan at inalis ang plywood na nakatakip dito. Naghulat kami pareho ni Kanoy nang makita si Timong. Takot na takot ito.
Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandyan? At bakit para naman atang sinugod ka rito ng kung anong halimaw? Sinugod ako ng mga tao at gusto kong patayin. Nakakala nila kasi ako ang may kagagawan ng lahat ng to. Kaya raw mahirap panapin si Onyok dahil posibleng patay na siya. At ang gumagawa ng ganitong krimen ay ako talaga. Sinong may gawa nito sa'yo? Kailangan silang ireklamo sa barangay kung ganun. Hindi na. Ang importante sa akin ngayon ay mahanap si Onyok para matigil na ang lahat ng to. Ayoko nang idagdag pa ang listahan ko sa problema. Si Onyok ang dapat natutukan. Tsaka na lang siguro ang mga bagay na yan kung maayos na ang lahat. Hindi ko muna gusto magdagdag ng kung anong iisipin pa. Wala naman kaming nagawa sa kagustuhan ni Timong. Tinulungan na lang namin siyang makalabas at makapunta ng barangay hall. Doon na muna siya pansamantala. Lumipas sa mga araw. Walang nagbago. Patuloy ang imbestigasyon. Patuloy din ang pagdami ng mga nabibiktima. Nakapagtataka na kahit anong klase ng pagbabantay ng ilang tanod sa gabi, nagagawa pa rin makalusot ni Onyok. Nagiging palaisipan na baka may kung sino siyang kasabwat, kaya naging alerto na rin ang ibang opisyalis kay Timong. Isang araw nagpaiwan ako sa opisina na mag-isa dahil may kailangan akong tapusin na report tungkol sa ordinansang planado na namin ng mga kagawad ko. Hindi na rin nag-antay pa sa akin si Kanoy dahil nakatoka na rin siya sa pagbabantay sa kalsada. Nang matapos ko na ang ginagawa ko, naganda na ako sa pag-uwi. Naisip kong mag-shortcut na lang papuntang bahay. Wala namang problema kung saan ako dumaan dahil lahat ng kalsada ay may nakatokang tanod. Yun ang akala ko. Sa pagliko ko papuntang kalsadang yun, pansin ko ang kakaibang pakiramdam. Wala akong nakitang tanod doon, pero maliwanag naman ang paligid. Maayos naman kasi ang mga ilaw. Nakapagtataka kung bakit walang nakatokang tanod doon, gayong lahat nga ay dapat meron. Huminga na lang ako ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang ko, para bang bumibigat ang kapaligiran. Nananalaytay ang takot sa batok at binti. Pakiramdam ko ay may kung sinong nakasunod sa akin. Dali-dali pa akong naglakad. Hindi ko alam kung nagiging praning na ba ako masyado tungkol kay Onyok o sadyang may kung anong mali sa kapaligiran. Napahinto ako nang bigla kong maramdaman ang parabang humawak na malamig sa balikat ko. Napatingin ako sa likuran pero walang tao. Nagpalingalinga ako sa paligid. Tanging malalaking puno lang ang nandun. Walang kahit ni isang bahay. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Siguro nga ay tinatakot ko lang ang sarili ko tungkol kay Onyok. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto, hindi pa rin nawala ang pakiramdam ko na yun. Mas binilisan ko na lang ang lakad ko hanggang sa makarating ng bahay namin. Pagkabukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita ang isang hubot-hubad na taong tila naligo sa dugo at nilalantakan ng isang pirasong putol na braso. Mahaba ang kanyang kuko at mabalahibo ang kanyang muka. Nagitla ako sa pintuan. Nang mapansin niyang nandun ako, unti-unti niyang inangat ang ulo sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ito. Si Onyok! Bigla ay tumalon siya palayo at diretsong dumaan sa nakabukas na bintana. Iniwan niya ang brasong kinakain niya. Hindi ko nagawang makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa takot at pagkabigla. Natauhan na lang ako nang biglang may maramdaman akong yumugyog sa akin. Si Timong. Kitang
nakita ang pag-aalala sa kanyang muka at halos mandumo siya nang makita ang braso sa may sahig. Napamura siya at sinabunutan ang sarili. Puro sa hingi ng tawad. Tinanong ko siya kung paanong nalaman niyang nandun nga si Unyok. Aniya, napansin niya raw akong mag-isang lumabas ng opisina. Natakot daw siya na wala akong kasama, kaya sinundan niya ako ng palihim. Hindi niya rin inaasahan na may sa hindi kalayuan. Makikita niya nga ang kapatid niyang may daladalang braso sa bibig. Tumakbo ito papunta sa bintana ko at pumasok sa loob. Malaki kasi ang bintana ng bahay at kadalasan itong hindi isinasara para presko pa rin ang hangin sa loob kahit gabi. Nagpasalamat naman ako kay Timong dahil sa pagsunod niya sa akin. Dahil hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling inatake ako ni Unyok. Nagpasa siyang manatili na muna sa bahay dahil baka bumalik si Unyok. Hindi naman na ako tumanggi pa. Siya ang naglinis ng nagkalat na dugo sa sahig at tinakpan pansamantala ang braso para hindi masyadong bungad sa kung sino mang dumarating. Akma na sana akong papasok sa kwarto nang sinabi niyang may kailangan siyang sabihin tungkol kay Kanoy. Nagsalubong ang kilay ko doon pero pinakinggan ko naman siya. Inamin ni Timong na matagal niya nang alam ang tungkol sa nangyayari. Kung bakit marami pa rin na nabibiktima kahit marami ng barangay tanod sa lugar. Dahil sa gawain ni Kanoy na pag-iimbita sa lahat ng Karatig Baryo para mag-inom. Alam ni Timong ang tungkol dito pero ayaw niya lang magsabi dahil baka raw sabihin kung sinisiraan niya lang ang kapatid ko. Galit ang namuo sa loob ko kay Kanoy. Pinagkatiwalaan namin siya at hindi ko akalain na ganun lang ang gagawin niya. Mataas ang toleransya ni Kanoy sa alak, kung kaya't ni minsan ay hindi ko siya nahuli. Pero paano naman kaya ang ibang mga tanod? Ni minsan naman sigurong nagpahalatang nakainom sila, pero walang nakare-report sa barangay hall. Katakataka ang sinabi ni Timong, kaya hindi ako nadala sa simpleng sabi-sabi lang. Gusto kong mapatunayan kung totoo. Kaya nakipagsabwatan ako kay Timong na samahan ako kinabukasan ng gabi para mahuli ang mga yun. Pagsapit ng umaga, nagmadaling bumalik si Timong sa barangay hall. Dumating naman si Kanoy di kalaunan. Maayos naman ang kanyang itsura at hindi kahinahinalang nag-inom. Nagkunwari akong walang alam tungkol sa kanyang bisyo at tinanong siya sa kung ano ba ang balita. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang palahaw ng isang bata mula sa labas. Dali-dali kami nakiusyoso at laking gulat nang makita ang isang babaeng nakahandusay sa kalsada. Wala ang isang braso nito. Dilat na dilat ang mata ng babae at nakabuka ang bibig. Para ba nang hihingi ng tulong? Niyakap siya ng batang babaeng nasa 12 anyos. Sinabi ko kaagad sa isang pulis ang tungkol sa brasong iniwan ni Unyok sa bahay. Doon nagitla naman ang lahat at may ilang opisyalis pang nagalit dahil hindi ako nag-report agad. Yun sana ang pagkakataong mahuli siya. Hindi ako nakapagsalita pero tinulungan ako ni Timong na makapagbigay ng rason. Sa huli, binigyan na lang nila ng konsiderasyon ng kung anumang nangyari. Napatingin ako kay Kanoy. Napansin kong para siyang nag-guilty bigla. Hindi ko siya pinansin at pinuntahan na lang ang bangkay para pakalmahin ng bata. Dumiretso ko ng barangay hall. Doon na pag-alaman namin na wala na pala ang ama ng bata. Isa rin itong nabiktima ng aswang at sumunod naman ng kanyang ina. Nakaramdam ako na mas matinding galit at hiya dahil sa kagagawan ng kapatid ko. Gusto ko siyang sampalin kung sakaling totoo nga ang sinabi sa akin ni Timong. Bigla ay tinanong ko si Kanoy kung kailangan pa bang magdagdag ng barangay tanod para lang masiguro ang kaligtasan ng lahat at unti-unting maibsan ng mga pangyayari. Hindi naman nakaimik si Kanoy.
nakaguhit pa rin sa kanya ang tila pagkakaroon ng konsensya. Wala siya sa kanyang sarili. Halos hindi siya makasagot. Nagpatuloy pa kami sa diskusyon hanggang sa biglaan na lang nagsalita si Kanoy. Antay na lang kaya natin ang albularyo na dumating. 2 linggo na lang naman eh. Hahayaan mo na lang ba talagang magpatuloy ang pangyayaring ito, Noy? E ano bang magagawa natin? Wala tayong magagawa, kundi ang mag-antay sa posibleng makahanap sa kapatid mo. Kaya mo ba? Kung sana ginagawa nyo ng maayos ang trabaho nyo, baka wala nang halos mabiktima si Unyok. Pero hindi eh. Ligwak ang trabaho nyong pagtatanod. Aba, may sinasabi ka? Narinig mo naman, hindi ba? Alam mo, ang lakas na ng apog mo, no? Matapos kang iligtas namin ang kapatid ko, bigla ka nalang magiging ganyan? Anong alam mo sa ginagawa namin? Minsan hindi ka tumulong. Tapos ngayon makapagsalita ka, akala mo naman ang laki na naambag mo. Alam ko ang ginagawa nyo, Noy. Pagdamag sa kabilang baryo, nakikipag-inuman sa kung sino. Iniwan nyo ang responsibilidad sa barangay natin. Napakarami nyo nga, pero wala namang silbi. Halos palibutin nyo na itong maliit na baryo natin. Pero walang nangyayari. Wala, hindi ba? Hindi ba kayo nababagabag ng konsensya sa ginagawa ninyo? Manahimik ka! Mananahimik ako kung kailangan, Noy. Pero hindi itong ginagawa mong mali. Alam mo sa sariling makakasakit ng ibang tao. Pero hindi ka pa rin naawa. Para kang hindi naging biktima ng kapatid ko. Nawalan ng sasabihin si Kanoy. Para bang alam niya na mali siya. Alam niya na sa sariling guilty siya. Hinampas ng isang kagawad ang mesa at ilang ulit na tinanong si Kanoy kung totoo ba ang tinuran ni Timong. Hindi nagtagal, umamin siya. Napahilamos ako ng mukha sa kanyang ibinukang turan. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya yon. Naggalit ang lahat ng mga opisyal na naroroon at napilitan akong agad na isuspinde ang lahat ng tanod sa kanilang trabaho. Hindi ko nagawang kausapin si Kanoy ng ilang araw dahil doon. Mas nag-focus na lang ako sa trabaho at hinayaan ko na siya sa bahay. Hindi na ako umuwi sa bahay. Doon na ako halos na malagi sa barangay hall dahil ibinuwas ko ang sarili sa paghahanap ng paraan para makita si Unyok. Parami ng parami ang siyang nagiging biktima. Hindi itinitigil ang investigasyon, pero halos hindi rin ito maresolba dahil sa sunod-sunod na pangyayari. Saksi ako sa mga nakakaawang mga mukha ng mga namatayan pa sa loob ng sunod-sunod na araw. Lahat gustong magigante, pero wala rin kaming magawa. Dumagdag pa ang pagiging pasaway ni Kanoy. Hanggang isang araw, may isang hindi naming inaasahang bisita sa barangay. Isang albularyong nanggaling pa sa malayong lugar, si Aling Pistina. Sinabi niyang handa siyang tumulong sa amin para sa pagsulba tungkol kay Unyok. Nabuhayan kami ng loob kahit papaano. Hindi na namin pinalagpas pa ang oportunidad at pumayag kami. Nagtawas si Aling Pistina. Doon namin nakita kung saan ba nakatira si Unyok. Sa gubat, malapit sa amin. Masyadong delikado kung tutuusin kung sakali mang may papasok doon. Pero hindi ko na pinalagpas ang panahon. Nagpresenta akong tumulong sa paghanap sa kanya kasama si Timong. Hindi namin inaasahan ang pagdating ni Kanoy at nagpresenta rin siyang tutulong. Sa una, para bang ayoko magtiwala ulit. Pero dahil magkasama naman kami, binigyan ko siya ng pagkakataon. Nagsimula kami agad kinabukasan. Kasakasama ang 3 mga opisyalis. Dumiretso kami ng gubat sa sinabi ni Aling Pistina. Bandang 6 pa lang ng umaga. Naglalakad na kami paakyat. Nakakatakot ang paligid. Purong mga puno.
iba-ibang huni ang maririnig. Nakababahala ang mga tuyong dahong inaapakan dahil baka may ahas. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin kami. Nang makaabot kami sa may gitnang bahagi, doon biglang nag-iba ang aura ng panahon. Para bang may kung sinong nakamasid sa amin. May kung sinong nakamasid sa atin. Posibleng siya yun. Maganda na lang tayo sa posibleng pag-atake niya. May naaamoy akong kung ano. Mabaho at malansa. Malapit lang siya kung ganun. Kailangan maging alerto tayo. Kung hindi, mapapahamak tayo pare-pareho. Dahan-dahan kaming naglakad. Nagpalinga-linga sa bawat kaluskos na naririnig. Maya-maya lang, may nasilayan akong isang kubo. Natatabunan ito ng malalaking puno. Sinabi ko yun kay Timong. Posibleng bahay niya nga iyon. Siguro, naamoy niya ang pagdating natin. Palagay ko nga ay matagal na siyang naninirahan dito. May kalumaan na ang bahay na yan. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Hindi naman siya nawawala sa bahay ng ilang araw. Wala. Hindi natapos ni Timong ang kanyang sasabihin dahil sa bigla ang pagpapakita ni Unyok sa harap namin. Hubot-hubad siya at para ring naligo sa dugong nanuyo sa katawan. Nagitla ako sa kinatatayuan ko. Para bang mabangis na hayop siyang umungol at walang pagkaaninlangan sinakmal ang isang opisyalis at dinala ito palayo. Sinubukan naming habulin pero sadyang napakabilis niyang tumakbo. Dahil doon, nagpasya kaming maghiwa-hiwalay para hanapin ang dalawa. Sasama na sana sa akin si Timong pero pinigilan ko siya at nagtatakbo na ako palayo. Kabadong-kabado ako sa mga oras na yun. Pakiramdam ko ay hindi ko talaga kakayanin kung sakaling ako man ang siyang makaharap ni Unyok. Pero bahala na. Kailangan kong mahanap ang isang yun. Bago pa man madagdagan ng numero ng mga nabiktima. Takbo ko ng takbo. Nakahanda ang kutsilyong mahaba sa likuran ko. Wala akong ideya sa kung saan ako napunta. Basta malalaking puno ang mga nakapalibot sa akin at hindi rin kaaya-aya ang amoy na sumalubong sa akin. Nagpalinga-linga ako sa taas. Nagbabaka sakaling andun si Unyok. Pero bigo akong makita siya. Hanggang sa bigla ay napasinghap ako nang marinig ang mahinang kaluskos sa hindi kalayuan. Bumulong din ang mahinang pagtawa na parabang demonyo. Umatras ako, nakaamba ang kamay ko sa likuran sa paghugot ng kutsilyo. Nagpatuloy ang nakakakilabot na pagtawa na yun. Nangihina na ang mga tuhod ko, lalo pat wala naman akong wastong pagsasanay. Pero dasal na lang ang siyang isa sa mga naging panangga ko. Palapit ng palapit ang tawang yun, pero hindi ko mahanap kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa huling pag-apak ng paa ko paatras, nabangga ko ang isang matigas na bagay. Kumalabog lalo ang dibdib ko sa pag-iisip na si Unyok ngayon. Dahan-dahan akong napalingon at laking pasalamat ko na makitang puno lang ito. Pagkalingon ko ulit sa harapan, nagulat ako nang makita ang nakangising si Unyok. Bago pa man ako makasigaw, sinampal niya ako ng malakas at napatilapon ako. Nagdilim bigla ang paningin ko. Pagkamulat ng mga mata ko, madilim ang lahat. Walang kahit man lang aninag ng maliit na liwanag sa loob. Nakakasulasok ang amoy sa kinalalagyan ko at siguro doon nang gagaling ang pagkasakit ng ulo ko. Pakiramdam ko ay nakalutang ako sa ere. At may nakahawak din sa mga paa ko. Nagpumiglas ako
at doon ko napagtantong nakatali ang pareho kong kamay at paa. Sumigaw ako. Nagbabaka sakaling may makarinig. Ate! Andito ako! Asan ka? Ayos ka lang ba? Noy! Ikaw ba iyan? Elise! Asan kayo? Timong? Anong ginagawa niyo rito? Ayos lang ba kayo? Wala akong makita. Asan kayo? Nakatali ako pati Warik. Wala rin ako makita. Sobrang dilim. Pakiramdam ko eh, nasa isang silid lang tayo. Naririnig kita sa bandang tabi ko, Noy. Nakatali rin ako pati Warik. Tangina. Hindi ko akalain na makakaharap ko ang isang yun. Kakaiba ang lakas niya. Pakiramdam ko rin siya may kagagawan nito sa atin. Ay, hindi malayo. Wala namang ibang may galit sa atin kundi siya lang. Pero hindi ko maintindihan sa kung bakit niya to ginagawa. Gusto kong malaman ang sagot na yan matagal na. Posibleng dahil sa galit. Galit siya sa mga tao dahil sa nangyari sa kanya. Dahil ba to sa panghusga? Naputol ang usapan ng dalawa nang biglang umilaw. Nasilaw kaming tatlo sa biglaang pagpasok ng liwanag. Sa pagmulat ko ulit, laking gulat ko nang makita ang mga bangkay ng mga tao at hayop. May naaagnas na sa loob ng silid. Wala itong bintana at purong maliit na kwartong walang bintana at isang pinto lang. Nagkalat ang mga bangkay ng mga tao at hayop sa paligid. Meron ding isang lasog-lasog ang katawan. Halatang bagong biktima lang. Pagdaan ng mata ko sa kanya, hindi ka na kong masuka nang makita may nakasampay pa sa kanyang laman ng tao at sa bibig niya naman ay nakabitin ang puso ng tao. Hila-hila niya ang isa naming kasamahang wala ng malay. Nagpumiglas si Kanoy at sinigawan si Unyok na pakawalan na kami. Tumawa lang siya. Tawang may halong sakit. Tinanong siya ni Timong kung ano ba ang gusto niya para pakawalan niya na kami. Pumasok siya sa loob at malakas na sinara ang pinto. Binato niya sa pader ang dalawang walang malay na bangkay. Kanya ring malakas na binaba ang laman loob ng taong nakasampay sa kanyang balikat. Kinagat niya at kinain ng dahan-dahan ang puso sa harap namin. Kitang-kita ko ang galit at pandidiri ni Kanoy. Nagpupumiglas ito. Nagbabaka sakaling makawala sa mahigpit na tali sa paa. Ilang saglit pa, tumayo si Unyok at walang sali-salitang maingat na binaba ako. Itinali niya ulit ang mga paa ko pero nang nakaupo na, nakahinga naman ako ng maluwag kahit pa may takot sa loob-loob ko. Pagkatapos, humarap sa kila Timong at Kanoy. Nakiusap siyang pakinggan siya bago pa man gumawa ng kung anong makakasakit sa kanya. Ayaw sanang makinig ni Kanoy, pero ako ang siyang nakiusap sa kanya na gawin ito. Sa kabutihang palad, pumayag naman siya. Dahan-dahan silang ibinaba ni Unyok isa-isa. Itinali rin habang nakaupo. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Naupo siya sa harap namin. Tsaka nagsalaysay ng kanyang kwento tungkol sa kanyang mahabang pinagdaanan. Tahimik lang daw po ang buhay noon ni Unyok. Nang galing siyang Kapis, silang dalawa ni Timong. At dahil nga sa kuro-kuro na ang mga tao doon ay mga aswang, yun ang ibinansag sa kanya ng mga tao. Kung si Timong ay walang naging problema at naglabas-masok lang ito sa kanyang tenga, hindi ito nakalagpas kay Unyok. Dinamdam niya ito ng husto. Isang araw, saktong galing siya noon sa bukid. Nagkatay ng hayop. Ang kanyang paraan para malaman kung maganda ba ang karne ng isang hayop ay sa pag-inom ng dugo nito at pagkain ng kahit isang piraso. Pagkababa niya ng bundok pa uwi, hindi niya inakalang may makakakita sa kanyang ganun ang itsura.
Puno ng dugo ang bibig at may malalaking talsik ng dugo sa kanyang damit at pantalon. Natakot ang taong yun at mabilis na tumakbo palayo. Kinabukasan, tinagurian na siyang isang aswang. Wala nang halos lumalapit sa kanya at hindi na siya halos kausapin ng kahit sino. Pati ba naman ang kanyang mga suki sa tindahan ay iniiwasan na siya? Ang malala pa noon, pati ang kanyang asawa at anak ay bigla ang nagbago at natakot sa kanya. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, si Timong naman ay naging bingi-bingihan sa pangyayari. Iniisip niyang wala naman kung anong problema sa kanyang kapatid at kilala niya ito, kung kaya't hindi siya nagpapa-apekto sa kung ano man ang kanyang naririnig sa labas. Hanggang sa nagpa siyang umalis ang asawa at anak ni Unyok nang wala man lang pasabi sa kanya. Si Timong ang siyang binigyang bilin na aalis na muna sila pansamantala. Nang umuwi si Unyok sa kanilang bahay, tinanong niya kung nasaan ang kanyang mag-ina at doon sinabi naman ni Timong ang kanilang naging dahilan. Bigla ay naggalit si Unyok kay Timong dahil hinayaan niya na lang ang mga itong makaalis. Gayon yun nga ang nangyayari sa kanya. Pinayuhan lang siya ng kapatid na huwag mag-alala at hindi dapat makinig sa kung ano man ang sinasabi ng iba dahil alam naman nila ang kani-kanilang mga sarili. Lumala ang sitwasyon. Meron ng mga taong binabato siya ng kung ano sa tuwing dadaan siya at kung minsan ay tinututukan ng kung anong matutulis na bagay. Pakiramdam ni Unyok ay nawalan na siya ng kakampi sa buhay dahil hindi naman nakikinig si Timong sa kanya at para bang baliwala lang talaga dito ang mga nakikita sa paligid. Hanggang umabot sa puntong napuno si Unyok at ginawa ang kung anumang sinasabi ng mga tao. Isa nga siyang aswang. Nagpatulong siya sa albularyo sa baryo na maging ganap na halimaw. Hindi naman siya tinanggihan, lalo pat binigyan niya ito ng malaking halaga ng salapi na siyang ninakaw niya sa isang dayong negosyante. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasagawa ng albularyo sa kanyang kahilingan, pinatay naman niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ito ang dahilan kung bakit wala kaming makuha agad na albularyo para tumulong sana sa paghahanap kay Unyok. Doon na siya nagsimula sa paghigante. Pinatunayan niya kung ano man ang sinasabi ng mga tao. Napagod siya sa kanilang pangungunang panghuhusga na wala man lang hinihinging paliwanag mula sa kanya. Mag-isa niyang dinala ang lahat dahil pati ang kanyang sariling kapatid ay naging bulag-bulagan, lalo na ang kanyang asawa. Kalaunan din, nalaman niya may kinakalaguyo na itong iba, kung kaya naman mas lalo siya nalugmok at tuluyan nang nawala sa sarili. Nagpatuloy siya sa pambibiktima ng mga tao ng palihim hanggang sa nakita nila si Kanoy at inimbitahan siya sa birthday ko. Sa puntong yun na kinausap siya ni Kanoy, naramdaman niyang isa siyang tao ulit. Pinatawa siya ulit, kinausap ng maayos na walang panghusga at higit sa lahat, itinuri na isang kaibigan, pansamantala. Hindi niya inaasahan ang lahat ng pangyayari sa loob ng bahay ko, kung paano siya pinandirihan ng karamihan. Iniwasan at pinaramdam sa kanyang nakakatakot siya. Pero may ilan namang kumausap sa kanya ng normal. Biglaan lang siyang nawala sa kanyang sarili na siyang naging sanhi ng kaguluhan. Siya rin naman ang sumira sa pagsisimula sana ng bago niyang buhay dahil sa nakitang pag-asa, si Kanoy. Kung ganun, kung hindi sana tayo nagkita, marami na ang nabiktima mo, no? Kung hindi dahil sa akin, hindi malalaman ng kwentong lihim mong pagpatay sa iba. Hindi kasalanan ng kapatid ko ang lahat, Kanoy. Kung sana hindi ganun kabilis ang panghuhusga ng mga tao, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Eh kung isa ka lang ding kapatid na marunong tumingin sa kung anong mali, sana naman hindi ito nangyari sa kanya.
Inaamin kong nagkamali ako sa nagawa ko. Pero ano pa nga ba? Nangyari na eh. Hindi naman na dapat pakinggan ang kung anumang sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo. Ilang beses ko nga bang inulit-ulit na hindi naman kailangan makinig sa ibang tao para mapatunayan ang sarili mo. Kung sana nakinig ka lang eh, hindi ito mangyayari sa iyo. Sasawayin ko na sana si Timong sa kanyang tinuran na mahulog ang mga tingin ko sa kanilang kamay sa likuran. Pareho nilang sinusubukang makawala habang si Unyok naman ay umiiyak sa kanyang pagkwento. Hindi na lang ako nagbuka ng bibig. Sa totoo lang nakaramdam ako ng awa kay Unyok sa mga oras na yon. Pero hindi rin mapapantayan ang sakit na nararamdaman ng karamihan sa kanyang ginawa sa mga tao. Hindi makatarungan. Naiintindihan ko naman ang rason niya. Pero hindi pa rin yun sapat para idamay niya ang lahat ng mga taga-baryo. Ultimo mga musmus na walang alam tungkol sa kanyang pagkatao ay naging biktima rin. Nang tuluyang makawala ang dalawa sa kanika nilang mga tali sa kamay, kinuha agad nila ang oportunidad at sinunggaban si Unyok. Mahigpit siyang hinawakan ni Kanoy habang si Timong naman ay nakadagan sa kanya. Walang pag-aalinlangan ay kinuha niya ang kutsilyong nakaipit sa likuran at diretsong ginilitan ng leeg ng kapatid. Narinig ko ang paghabol ng hininga ni Unyok habang pilit nitong binibigkas ang pangalan ni Timong. Sumigaw si Timong dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sakit sa pagkitil niya sa kanyang sariling kapatid. Hindi siya nakontento at pinagtataga niya pa ang dibdib nito. Nang masigurong wala ng buhay si Unyok, pinilit ni Kanoy na mahiwalay si Timong. Hindi nito halos gustong magpaawat. Nagmakaawa siyang bitawan siya at gawin ng kanyang gusto. Hindi naman pumayag si Kanoy dahil alam niyang mali. Sa kabilang banda, pinilit ko rin makawala sa tali pero sadyang wala na akong tamang lakas. Nang tuluyan ng kumalma si Timong, dali-dali naman akong tinulungan ni Kanoy. Kaming dalawa na rin ang siyang umalalay sa kanya para makalayo kay Unyok. Mabuti na lang at nahanap din kami ng isa pang opisyalis na kasakasama namin. Siya ang umalalay kay Timong para makalabas ng gubat na yon. Magmula noon, bumalik na ulit sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa baryo. Nang makumpirmang wala nang ang aswang sa lugar, nagsibalikan na rin ang ibang mga pansamantalang lumayo. Nagkaroon naman kami ng mga ordinansang nagpahigpit sa karapatang pantao na siyang naging basehan ng pagkakaroon ng matiwasay na buhay ang lahat. Binuksan namin ang isipan ng mga mamamayan tungkol sa pagkakalat ng chismis na pwede itong makasira ng buhay gaya ni Unyok. Matuto dapat na unawain ang sitwasyon ng isang tao bago pa man manghusga at magpakalat ng maling impormasyon. Nang sa wakas ay nais katuparan ang kapayapaan sa aming lugar, ginawa na naming isang magiliw na opisyalis ng barangay si Timong. Siya ang namahala sa mga tanod sa barangay at meron din siyang mga inisuwestyong mga batas na maaaring magsilbing alaala sa kanyang kapatid. Narinig naman yon ng mga opisyalis at hindi siya binigo. Sa ganung punto, kahit papaano ay mas lalong naging matiwasay ang aming mga buhay. Nawala ang takot at mas naging kampante ang mga tao nang kami ulit ang siyang nagsilbi sa lipunan. Sa mga nakikinig sa kwentong ito, naway magsilbi itong aral sa inyong lahat na kung minsan, bawas-bawasan natin ang panghuhusga sa ibang tao dahil hindi natin alam ang kanika nilang pinagdadaanan. Minsan sabihin na nating isa lang itong biro, pero hindi sa iba. Marahil ang birong yon ay siyang makakasira ng buhay. Matuto tayong rumespeto. Hindi lahat ng tinapay ay kailangan lagyan ng palaman dahil may ibang hindi nila gusto. Huwag mong ipilit ang isang bagay para lang maniwala ang mga tao sa kung ano man ang lumalabas sa bibig mo. Pakatandaan mga listeners, ang salita
ay siyang mas masakit pa kaysa sa kutsilyo. Kaya dapat maging hinay-hinay tayo sa bawat salitang lumalabas sa ating bibig. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Lancelot. Maraming salamat sa mga nakinig.